Morning mga kababayan, nandito kami sa Davao del Norte, dito po sa Carmen, no? Yung pinuntahan po natin, dito po nakatira sila Diane Rose. Ayan, pasyalan ulit natin mga kababayan si Diane Rose kasi hindi tayo nakabalik sa kanya for almost 1 week at ngayon ay igana ang kapaligiran. So wala nang baha sa paligid. Yung mga natitirang mga baha ay yung mga datihan na lang. Wow, ang daming bibi, oh. Hindi sila tatlong bibi. Yan ang tinatawag na baby, oh. Oh, baby more. Ayan. Dito tayo ngayon kay Diane Rose. Yan yung mga, yan yung mga baby, oh, ang dami. Oh, liligo na sila. Ganyan pala sila. Pasensya na po, maisingat lang. Kasi pangarap po din mag-aalaga ng mga bebe. At yun na nga, bago po tayo makarating sa bahay nila, may aso pala. Yoko lang. Ang dami sili, oh. Ayo! Oh, yun, malinis na, ha? Good morning! Anong ginagawa mo? Nag-uugas ka? O sige, halika na, hugasan na natin yan. Okay, yan yung paggawa. Sige lang, habang naghuhugas ka dyan, magpupuntuhan tayo dito. So, nandito na nga kami sa bahay po nila. Kamusta ka? Okay lang po. Malaking pasok ngayon, no? Wala po. O, iga na ang kapaligiran. Ibig sabihin, humupa na ang baha. Yan, iga na po yung kapaligiran nila, wala nang baha. So malaya na po siyang nakakapagala. Nakakarating na po siya kahit saan niya gusto. True, lakad lang. Anyway, ano na ulit kayo? Nag-face to face na? Opo. Ah, okay. So pumapasok ka na tala ulit sa school? Opo. Okay, may grade ka na ba ngayon? Next week pa daw po. Next week pa? Hindi pwede. Opo. Yan. Hindi dapat ngayon na yun. Hindi, joke lang. Kasi iniisa-isa ko na yung mga scholar natin para sa mga grades nila. Anyway, ito po ay, di ba, scholar ka na namin? Opo. Oo. Hayaan nyo lang po siyang mag-ugas, ha? Para hindi po natin siya na-isturbo. Ako naman, ngata lang ako ng ngata dito ba? Ngaw-ngaw. O, kwentuhan lang kami, ha? You know, para maintindihan nyo po, hindi po, ano yun na, hindi ka bastusan. Okay? Nahayaan ko lang siyang mag-ugas. Para tuloy-tuloy po yung kanyang, ano. Ganda naman ang banggirahan nyo. Ah, iniikot, oh. Hindi po. Oh, pasensya na kayo, yung ganito lang po yung ano nila kasi yung bahay po talaga nila. Pero malinis na ngayon, ha? Oh, nalinis na. Okay. Magti-thank you lang pala ulit ako sa sponsor po niya. Salamat po. Sa una, nagpadala ng anonymous na ibigay natin yung 5,000. At para naman sa kanyang pag-aaral, si Tita Monette. Ayan. Mamaya may papipilapan ako sa iyo na letter namin para sa scholarship, ha? Opo. At ganoon din, magtitingin ko lang ako kay Ma'am Maria Rochelle at kay Ma'am Juan Ligaspi of Arizona. Mamaya, ibibigay ko to sa iyo. And of course, thank you din po kay Tita Pibilang. May napansin po akong fruit, gulay. Pakita ko lang to sa inyo. I know, baka mayroon ito sa inyo. Kinakain niyo ba ito, Diane? Saan po? Ito? Ay, hindi po yan gulay. Uy, kinakain yan! Di ba kinakain yan, Day? Kinakain yan, Day, di ba? Papayas. Ay, hindi po yan papayas. Papayas. Japanese papayas. Kinakain yan, Dayan. Hindi mo alam? Hindi po. Parang saluyot yan. Parang saluyot. Puti yung sabaw niya, iniahalo yung sa mga gulay. Ito yung pakita ano natin. Ano po kasi yan, yung dahon yung nilalaga po ng lula ko tapos iniinom po. Oo, oo, oo. Di kinakain nga. Niloloko mo ko, ha? Dugi! Ito siya, oh. Ito po yun, mga kababayan. Kung alam niyo po itong dahon na to, alam ko kinakain na daw ito. Yan, oh. Para siyang dahon ng papayas. Japanese papayas. Pwede po siya bumubunga. Yan. Ay, nagigib ka lang ng tubig, Dayan? Ano po, kung malinis na po yung balon, ano, nag-iigib? Ah, sa balon ka naigib? Opo. Saan ka naigib na balon? Doon po. Oh, malayo? Opo. Tapos kung ano, ngayon po, hindi po daw nalinisan yung
ano yung bubon, kaya yung ano na po yung mineral na ano galing din po sa ano binigay na sa relief. Ay kaso siya, marami kasi siya ng mga mineral water, kaya yung ganyang panghugas mineral din kasi wala po talagang tubig sila. Ikaw nagtanim nitong kalabasa? Hindi po, yung lula ko po. Oh, tumo ko may bunga na oh, pira buyag. Oh. At least may maigugulay ka na. Opo. Nasaan si Lola? Pumunta po sa Panabo, nagbili po ng plansya. Plansya ng buho? Uniform po. Ah, uniform mo? Opo. Ah, siya ang napunta? Opo. Dalawa po sana kami, sabi ko na po na ano, maiwan lang ako para meron po magbantay sa bahay. Ah, okay. At saka mabuti at nandito kasi hindi kami pupunta kasi ang kaya hindi namin siya nabibisita kasi nga yung pagbisita namin mga kababayan, binibigyan namin sila ng tayo makapag-aral. Kada weekend na lang kami nakakapunta. Kaya halos isang linggo din kami bago nakabalik po sa kanya. Tapos, hindi po kasi ako sumabay sa kanya kasi po gagawa po ako ng report namin sa MAT tsaka sa Pilipino po. Ayun. O, medyo gagawa daw siya ng ano, assignment pa niya. Nagagamit niyo itong solar? Opo. Maganda? Maganda po. Kasi maliwanag. Maliwanag? Opo. Mas maganda pa sa naghahawak ng camera. Bastos. Ayan. Hoy, baka naman bili na kayo nito. Naghanap buhay bigla eh. Commercial break muna tayo. Bili na kayo nito oh. Ayan. For only 1,800 free shipping na yan oh. Tingnan mo, binibilad lang ni Diana. Wala na, para nakakatibid sila sa kuryente nila. Oo. Oh. Ayan, lagay natin. Ming Ming! Hi! Ganda ng hugasan nila oh. Rolyo. Kumain ka na ba? Opo, maaga pa po kami kumain. Ano almusal nyo? Ano po, yung noodles po tsaka yung bulad. Ah, masarap po kasi yun Noodles at bulad? Opo. Ah, okay. Masarap nga, inatry namin yun. Ubus talaga yung kanin. So, nangangahoy ka pa? Ano po, pag yung wala po akong pasok. Saan ka nakuha ang kahoy? Doon po, sa stockpile. Minsan po, dyan lang po. Sa ano... sa makanting doon. Oo, kasi tinan niya mga kababayan. Yung kanyang gatong dito. Oh. Pero totoo, since syudad na ito eh, kunti na lang yung may mga gubat-gubat. Siyempre, marami lang nagkakahoy. Paano pag wala ka nakakahoy? Ay, maghanap pa rin po ng ano, yung mga kawayan na laya. Grabe ano. Yun yung buhay ng isang simpleng buhay. Oh, tingnan niyo yung radyo nila. Oh, yung radyo nila pipirok-pirok na. Tingnan niyo yung kaluluwa sa likod. Nagana pa to? Opo. Aba, nagana pa. At di kuryente pala siya. Ano po yan siya, yung di battery tapos ano, oh, yung kapatid multi- po ng ano ng lula ko po, ano inayos niya po, ginawa niya pong ano. Tingnan niyo yung radyo ng unang panahon, ha? Kahit hanggang nagagamit pa, kahit ganto lang yung aparato niya sa likod. O, adi, hindi ka na nag-i-spotlight, may solar na kayo eh. May kuryente na kayo? Meron po. Ah, okay. Pero minsan po, pag ano pa, mag-panood po sila ng TV, ano po, yung matanggal po yung ano, kasi extension wire lang po kasi yung ano kuryente namin. I-saksak lang. Picturean mo nga siya dyan, click mo lang yung ano, yun. Ah, isaksak mo lang. Opo. Yan namin, sa dyan po yun sa may tindahan. Ang katawa na, ang dami na. Sinusugod na tayo, ayan na. Maingay sila, no? Opo. Minsan ba nangitlog na sila dito? Noon po, nangitlog po yan sila. Tinuha mo? Opo, tapos ano? Tinago mo? Hindi po. Ay, ito na, oh. Ay, rasyon din po yan. Ah, rasyon din ba ito? Opo. Oo. Ah, dyan mo nilalagay. Okay. Eh, paano pag umulan, hindi mababasain dyan? Hindi naman. Pag ano po, pag hindi po, pag umulan po na hindi po mahal. Okay. O sige, tapusin mo muna. Imer. Okay lang, oo. Huwag mo, ano yun, okay lang ako. Makikimaritis lang ako dito. Ah, may sinulat siya dito. Dear, mahal. Ay, mahal? Ito yung boyfriend nito siya.
May dad, yung si Diana Ross. Uy, wala po. Ah, wala ba? Nakalagay dito, Happy Valentine's to you. Sorry. Ay, hindi po yan Valentine's. Ah, hindi ba? Joke lang. Science po namin. Ah, science. Maganda mo magsulat. Ganito din ako magsulat nung high school. Ay, chinek daw, oh. Pwede ko bang i-marites to kung ano to? Ah, check. Sino nag-check niyan? Grupo namin sa science po. Ah, walang nilalagay na grade? Wala po. Ah, okay. Sa ano pa daw po yung ano, recognition pa daw po namin sa ano pa daw po next week. Tapos next week din po ibigay yung card. Pero yung ano po namin, yung aral po namin, nagpakita po ng ano grades namin. Nakita ko po yung grades ko. Ayun, na-excited na ako. Okay, sige, sabihin mo. Ano po, yung ano, galing po sa ano first quarter na 89 po. Ngayon po, second quarter, 93 po. Okay, bye. 93 average? Opo. Wow, yes! Ano lang po yun sa aral panlipon? Ah, araling panlipon. Ilang nakita mo? Opo. Ay, ano ba yun? Mali yung marites ko. Pero okay na yun. Ah, di ba mahina ka? Saan kang mahina? Filipino? Sa Filipino po. Okay, so yun yung pagtutuon naman ng pansin. Opo. So kung araling panlipunan mo last 89, ngayon 93 ka, so siguro lahat yun nagtaas. Sa tingin mo? Siguro po. Okay, sige, tataas pa yan kasi magkakaroon na siya ng inspiration kasi may boyfriend lang ako dito nakita. Ay, wala po. Tapos pinapadala niya yung 10,000. Uy, hindi po. Joke lang. O sige, dito ka nga. Yan ka. Kita nyo doon nyo, naghuhuga siya. Tapos talagang na Sabado ngayon, pero dinat na namin na mayroon siyang ginagawa sa kanyang pag-aaral. Ano po kasi, kung sa Pilipino po namin, gagawa din po kami ng report. Kailangan daw po yung, ano, yung report po namin individual. Tapos, kailangan daw po maayos daw yung pag, ano, yung pagka-explain po sa guro namin. Kasi po, pag marami daw po siyang tanong, doon po daw namin malalaman na hindi daw namin pinag-aralan yung report namin. Totoo yun. Oo. Ako nung, alam mo nung high school ako, kapag wala akong pass, pag vacant time ko, nag-outline ang tawag namin dyan. Sulat na ako ng sulat. Sulat ako ng sulat. Para pagdating ng pasahan, kada grading, tapos na ako. Pero ang notebook ko nun, ganito lang din. Noon kasi pag maganda ang notebook mo, yung mga parang stationery, tapos yung magaganda yung page, ito kasi yung pangmasa talaga to eh. Di ba? Di ba yung mga klase mo, maganda rin yung ano, yung sulatan? Opo. Oo. Di ba may mga ganon? Meron mo. Oo, yung maganda. Yung... Pero tayo yung common lang, magkano lang to, minsan 15 pesos. Yung sa kanila nag-range ng 50, 60. May ganon kaming kaklase nun talagang pagandahan sila ng notebook. Pero ako, dahil syempre hindi naman kami pinalad na makabili ng mga ganon. Talagang tama lang, baon ko nga nun, 5 pesos. Oo. Elementary po ganyan dito. Abuti ka elementary, 5 piso. Ako nga, piso lang. Mula grade 1 hanggang grade 6, piso. Mula first year high school hanggang fourth year high school, 5 piso. So, ang mabibili mo noong araw, isang palamig, that is 3 pesos, at saka 2 pisong Ribisco biscuit. So, yun na yung umaga. Pagdating ng hapon, nga. Walaan na. Bira ako magkabera ng 20, 10. Kung may sobra. Diba? Pero yung mga notebook ko, ganito din. Tapos tinatahi ko yon, ako nananahi, tapos lalagyan ko ng cover na plastic. Pero importante, hindi naman maganda yung sulatan. Importante may nasusulatan ka at pumapasok sa utak mo. Hindi importante na maganda at maluho ang mga gamit. Diba? Kahit sa ballpen, makita mo yung iba. Ang gamit ko panda, o yung common lang na nakikita mo yung laman. Yung iba, diptik, automatic, di ganyan. Tapos may mga gel-gel pa. Ngayon nga ganito na yung mga ganyan, oh. Oh, di ba? Tapos ngayon may man... Ah, gumagamit pa rin kayo nito? Opo. Ah, sinusulat nyo? Opo. Kaya pala magastos, ano? Paano kung wala kang ibibili kahit nga Manila paper lang? Anong tawag mo dito kung nandito ito sa Mindanao? Mindanao paper na dahil. Ah, Mindanao paper na. O oh, tama, di ba? Hindi na siya Manila paper. No? Nandito tayo sa Mindanao, so Mindanao paper. Tama naman, di ba? Okay, i-comment nyo nga, bakit ba tinawag tong Manila paper? Ha? Tanong, comment nyo nga, bakit siya tinawag na Manila paper? Eh, nandito naman tayo sa Mindanao. So, pag nasa Visayas to, anong tawag?
Bisaya paper, tay. Bisaya paper. Okay. So, ang pronounce niya, Bisaya paper. Chocolate. Okay. Daming commercial eh, no? Bago makatapos. Anyway, so ito na nga. Dahil isa ka na sa mga scholar namin, okay, mayroon akong papipill upan sa'yo. Yung pagpipill up nito, kailangan to kasi dito nasusulat ang mga kasunduan. Okay, dahil ikaw ay scholar na ni Tita Monet, ikaw ay tatanggap, nakalagay dito sa kasunduan, na $100 per month. So, equivalent nito ng 5,000 plus per month. Okay, nakalagay dito. Tapos, dito sa mga kasunduan ng PB Scholar, mababasa mo ito, pababasa ko rin sa'yo. Mayroon itong mga kasunduan, syempre, na kapag yung mga rules and regulation namin, kapag nag-failed ka, halimbawa, ngayon mataas ang grade mo, tapos nagsunod-sunod, bumagsak ka, pabagsak ng pabagsak ang grade mo, yung pala hindi ka na nag-aaral ng maayos, tanggal ka na. Diba? And I'm sure hindi na mangyayari yun. Tapos pag nag-boyfriend ka, tanggal ka rin. Pag nag-asawa ka, tanggal ka rin. Kasi pinariority mo yung pag-aasawa. And yung mga reports mo dapat talaga na isasubmit sa amin. Diba? Kaya tayo may contact para isasubmit mo sa amin. Yung other rules and regulations na hindi ko na medyo papahabain po, mababasa naman niya dito. Ibibigay ko to sa'yo. Isesend ko to sa'yo. Tapos, papipirmahan ko lang ito sa'yo. Kung paano ka pumirma. Ngayon, kung ayaw mong pumirma, adi ayaw niya. Joke na po. Okay. Sige. Pipirma ka dito. High-tech na kasi ngayon. So, kahit dito ka pumirma, paperless tayo. Ayan, dyan. Ganun, oh. Ayan. Maliit lang dito. Sige, sige. Tuloy-tuloy mo lang. Ayun. O, yun. May pirma na po si Dayan. Pirmado na. Diba? Paperless. Tapos isesend po natin to sa sponsor niya kay Tita Monet. Bukod dito sa sponsor mo na to, diba? O, pumasok ulit para madagdagan ng yung allowance. Pumasok na si Tita PB Love sa'yo. Scholar ka na din niya. Okay? Another 5,000 pesos. So, tatanggap ka per month ng halos nasa 12,000 din yun kasi ang dollar ngayon is 56. So, or 55 something. So, or 11 more or less, ganon. Meron kang 11,000 a month pag-aaral mo. Okay na hindi? Okay po. Okay. O, diba? So, sa'yo na yun mapupunta. Diba? Makatulong na yun sa pag-aaral mo. Ano? Opo. Okay. Tapos, mayroong nagpadala sa'yo ng tulong. Ito po, may nagpadala sa kanya ng tulong. No? Galing kay Maria Rochelle, nagpadala ng 2,000. At kay Tita Juan Legaspi of Arizona. Ayan. At gusto rin niya na makatulong sa iyong pag-aaral. So, kung magpapadala rin siya sa iyo ng 5,000 a month, so, meron kang 15,000 or 16,000 a month. Oh, diba? Oh, ito na yung 2,000 galing kay Rochelle, Ma'am Rochelle. 1,000, 2,000. Ito naman yung galing kay Juana Legaspi of Arizona. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Okay. Tapos ito naman yung galing kay Tita PB Lab. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5,000 ha, para sa ngayong buwan ng February. 'Di ba? Okay. So yung 5,000 at saka another 5,000 plus 2,000, ilan ang total? Po, 12,000. Ay, ang galing niya sa math. Oh, total of 12,000. Okay. Tapos ngayon, yung kay Tita Monet, okay. Na magiging allowance mo, ha, ibibigay ko rin 'to sa iyo. Pero kailangan mong mag-create ng GCash.
Alam mo yung GCash? Opo. Ayan. Para hindi na ako mahirapan na magpadala sa'yo ng allowance, isasample natin yung kay Tita Monet, pagpapadala, ipapadala ko sa'yo through GCash. Okay? Opo. Sabihin mo lang sa'kin kapag may GCash ka na. Tapos pwede mo naman yung i-cash in, di ba? Opo. Kaysa naman pupunta ka ng Palawan, malayo dito. Meron, nakagawa na po ako. Ah, meron ka na? Advance naman pala. Yun din yung number na yan. Hindi po. Yung number na lang po ng lulo ko kasi nung ginamit ko po yung number na hindi po siya mag, ano, hindi, yung, ano, hindi po siya pwede mag... Mag-GCash? Ah, pwede naman yun eh. Anyway, mayroon naman pala. Send mo lang sa akin, ha? Opo. Okay, para at least ay yung allowance po niya ay, kahit di kami pumunta, matatanggap niya. May contact tayo palagi. Okay? So, congratulations, no? Maraming salamat po. Oh, magiging tatlo na yung sponsor mo. Diba, Tita Pipi Love, kay Tita Monet, at ka kay Ma'am Joanne Icaspi ng Arizona, USA. Oh, malaking tulong po yun. Sa ganong paraan, makakapag-aral po ang mga bata. Diba? Yung pagtulong kasi natin from sa mga katulad nila, kailangan talaga mabago yung edukasyon. Kasi kung hahayaan natin sila na ganito na lang, lalo yung mga batang katulad nila na may pangarap at may magagandang grado, deserve nila yan. No? Opo. O, anong gusto mong sabihin? Ah, tingin ka dun. Eh, maraming salamat po sa ano, mga sponsor po na nagbigay po sa amin ng tulong. Bigay po kayo ng Panginoon sa amin. Maraming maraming salamat po talaga. Makakapag-aral na po ako ng mabuti. Hindi ko po kayo bibiguin sa grado ko po. Ayan, yay! Dahil hindi niya tayo bibiguin sa grado niya, ha, siguraduhin mo yan. Ayun, tapos ito, I know, di ba hindi naman kayo taga rito talaga? Opo. Ang worry din kasi namin kung hindi namin sila, kasi nakita niyo naman yung bahay po nila, nasa plan din namin ni Tita Phoebe Love na kahit paano maayos yung bahay nyo. Kaya lang, hindi kanila itong lupa at may gagawin dito, so mapapaalis. Pag doon naman kayo pinagawa ng bahay, may tendency din na bumaha. Paano kayo? Ano po, yung diba? Mga plano na lang po sa kapitbahay namin. Kahit ano daw po, yung maliit lang daw po yung bahay namin. Tsaka may ano lang daw po, yung may ano po daw sa taas. Tapos pag bumaha daw, doon lang daw po kami sa ano, sa itaas. Doon din, ayun din po yung ano, gustong gawin ng mga kapitbahay namin, yung mga bahay nila. Lagyan lang din po daw po nila ng ano, sa itaas, para daw po pag bumaha, doon lang daw po sila sa itaas. Po, yung parang nasa itaas, nakaangat. Kaya lang ang problema, taon-taon ba bumabaha? Hindi naman. Hindi po. Ano lang po, pag... sobrang lakas ng ulan. Opo. Pag ano din po, pag bumaha din daw, pag bumaha po dito, ano lang po, yan, tagatuhod lang po, ganyan. Nawawala na. The next day, wala na. Opo. Pero ito lang yung pinaka... Pero dito naman, so far, umano na ulit yung tubig, nawala din, mga ilang araw lang naman. Kaya lang, syempre, yung halimbawa, emergency or what, na talagang... Pero hindi naman talagang malalakas yung agos. Kumbaga, umaapaw lang yung mga tubig dahil mababa yung lugar, hindi naman siya yung agos. So, safe naman. Kaya lang, yun nga, hindi naman po nila ito lupa. And nasabi kasi nila before na sila ay taga Cotabato. Ang worried ko kasi, siyempre matanda na yung lola mo. If ever na, baka bumalik kayo ng Cotabato. Ay, hindi, wala na po kami balikan dun. Tapos, ano yung wala na din po kasi yung, ano, kamag-anak yung lula ko dun sa, ano, sa Cotabato po. Ah, okay, sige. Sige, paplano na namin ni Tita Pibila. Sino kapitbahay? Eh, dyan po. Ah, pumapayag sila? Opo, ano din po ng, ano, yung mag, isang sabi po ng, ano, ng lula ko, sabi niya, mas maganda daw po pag, ano po yung, may lupa po kami para daw po kung ano, para, ano daw po pag, ano pa, eh, para hindi po daw kami mahirapan na, ano, na maglipat-lipat po ng bahay, sabi niya. Para, ano daw po pag, para hindi na daw po kami ano maglipat-lipat ng bahay pag may sarili na daw po kaming lupa at saka bahay po. Oo, tama naman. Kaya lang yung lupa dito medyo mahal. Opo. Yun lang, medyo mahal yung lupa. At saka, siyempre, ahanapan din natin siya nung, ano, nung, yung hindi ba anong naanuhan ng baha. Kasi dito siya nag-aaral eh. Eh, yung lugar kasi nila dito, field ba, palayan. Pero, yun nga, saglit lang namang mawala din yung baha.
last lang talaga dahil sunod-sunod yung pag-uulan. Kaya, pero ngayon tuyo-tuyo na yung paligid. Anyway, paplanunin namin. Ipapaalam ko sa'yo at titingnan natin. Kung ano yung magandang anuhin sa inyo, ha? Kasi mahirap naman nga paggawa ng bahay tapos gigibain dahil papaalisin sila. Okay? Sige po mga kababayan. Thank you so much. Mag-aaral kang mabuti, ha? Opo, sir. Okay, ingatan mo yung mga bigas ninyo. Baka mabala. Ang dami mo ng bigas. Tsaka tingnan-tingnan mo yung paligid. Baka may ahas, ha? Okay, kasi mahirap naman talaga lalo na susunod ng mga taon ulit, buwan na nandito pa rin sila, magigiba na itong bahay nila. Sige po, God bless. Thank you so much sa inyong lahat. Marami pong salamat. Bye-bye tayo. Bye-bye. Bye-bye.